Nahay pang Hiroshima Dragonflies pagkatapos ng slam dunk na to ni kay Soto. Nagad din naman bumawi si Alan Williams at nag-angas ng maisahan si Kabayan dito. Sa lori ito, out pa si Ray Park Jr. dahil sa injury. Hiroshima Dragonflies versus Nagoya Diamond Dolphins. Unang mga minuto ng first quarter, salang unang attempt niya dito at naisahan pa. At maagang pinahirapan at hindi pinaporma sa driving niya na to. At dahil hirap pa si kay Soto, pinagpahinga muna at nilabas muna ito. Buti na lang nandito si Dwayne Evans para buhatin ang team Hiroshima Dragonflies. In quarter, kahit hirap sa opensa, bumabawi naman ng magandang depensa ito. Hirap maeskuran, harap-harapan si Kai Soto dahil sa height advantage niya dito. Sa mga oras ito, kahit kalabaw na sa opensa si Kai Soto, bigla namang na-hype ang bench ng Hiroshima Dragonflies dahil sa fast break dunk niya na to. At syempre, dahil ayaw mapahiya ang import, agad naman bumawi at nagpakitang mas veterano siya sa laro. May kasama pa ang angas at trash talk dito. Under 7 minutes ng fourth quarter, bumawi ang ating kabayan, nag-block party dito. Malinis na black kay Alan Williams. Ang dalawang magkakasunod, the black din sa import na Scott Etherton. Lalo pang uminit ang laro dahil sa magandang palitan ng scoring ng dalawang kupunan. Magandang pasa naman para kay Soto para itabla ang score. Kay Soto, hindi pinapurma ulit ang opensa ng import na si Scott Etherton dahil sa dalawang magkakasunod, the black. Kay Soto uli, pull-up jumper under the rim, lamang na ng dalawa ang Hiroshima Dragonflies. Nagpakawala pa ng 3-pointer si Suda. Binawi naman agad ni Naoto Choji. Overtime, sana ang laro kaso 3 seconds remaining, pumasok naman ang pull-up jumper nito ni Alan Williams. Sa huli, panalo ang Nagoya Diamond Dolphins.